What's up mga fellow campers? Welcome back to our channel! For today's video, papakita namin sa inyo yung campsite na pinuntahan namin ng gabi after ito ng bagyong paeng. At ipapakita rin namin sa inyo yung mga nangyari sa campsite na to after ng bagyong paeng. So ayun, dito kayo matutulog. Bakit kami dito matutulog? Kasi good morning, campers. Inaabot na naman kami ng bulan dito. At ito ang bumunad sa aming ilog. Sira na pala to. Hinain yun pala ng ibig sabihin yung malakas yung tubig dito. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Ingat! Ayon kay Kuya Jay na siyang camp master dito sa campsite na to, marami daw punong bumagsak, lalong lalo na nung Sabado. Kaya hindi pa niya kami pinayagan na bumiyahe nung araw na yon. Kaya nung tumigil ang ulan nung Sunday, dali-dali kami nagpunta rito kahit na magkagabi na. Sa bungad pa lang ng trail, mapapansin nyo na nag-iba na ang daan, na wala na yung pagiging patag niya. Unti-unti na rin lumalalim uli yung mga rats dahil na rin sa agos ng mga tubig nung kalakasan ng bagyong paeng. Sa totoo lang, malaki din ang kaba namin dito. Lalong-lalo na nag-iisa kami. Wala kaming ibang kasama rito. Kahit nasabihin mo naka 4-inch lip ang aming sasakyan at naka mud terrains, paano kung mabutasan kami ng gulong? Mahirap magpalit ng gulong sa terrain na to. Paano kung masiraan kami?
hindi kami basta-basta makakatawag ng tulong. Sa kalagitnaan ng aming biyahe sa terrain na to papunta sa campsite, nakaka-receive pa kami ng mga messages sa aming mga camping buddies. At sila ay nagbibiro pa, tinatakot kami na meron daw mga nagpapakita dito. Kahit totoong natatakot na kami, hindi kami nagpa-apekto sa kanilang pananakot. Ngunit habang ako ay nag-i-edit ng video na ito, meron kaming napansin na kakaiba at kami ay kinilabutan. Napansin nyo ba yun, mga kaibigan? Yung dumaan sa likod ng bintana namin. Tingnan nyo maigi, mga kaibigan. Papaanong ang taong ito ay nakasabay sa aming sasakyan habang umaandar? Bukod dun, wala rin kaming nakasalubong na tao na naglalakad ng mga oras na yan. At sa aming masusing pananaliksik at pagtatanong sa lugar na yan, ang mga nilalang pa lang yan ay tinatawag na mga taong... Sila nga po pala yung mga tao ni Wichi na inutusan para salubungin kami para kami ay siguraduhin safe. Ay! Daming ano, insekto. Hello guys! Nakikita niyo ba ako? Dito na kami sa campwell. Kami lang ang tao. Kami lang ang tao. Solong solo. So sinalubong kami nung dalawang katiwala ni Sir, mga kasama ni Sir Jay. So hindi pa namin ma-describe yung paligid. Pero unang napansin ko parang nabawasan ng damo. Doon part na yun, medyo may mga damo pa rin. Pero yung iba kasi nabawasan doon part na yun. Daming insekto. Ito, so papakainin na namin itong napaka-demanding namin. Kirk! Hey yo, hey yo! Good evening po sa inyong lahat. Nandito kami sa loob ng kotse, matutulog. So, nakita agad yung bagong budol natin. So, ito yung binili namin isang electric fan. Yung isa nandito kay Kurt. Pakita mo nga, Kurt. Yan, ito. Papakita namin sa inyo yung ano niyan. Siyempre, tinitest lang namin ngayon. Pero yung full review, baka nyo yung video namin dyan. So, ito ngayon, may net kami dito sa aming, ewan ko kung nakikita nyo. Ito. May net yan. So, nakabukas yung window. Lahat ng side may net. Pati doon kay Kurt may net. So, yun. Dito kami matutulog. Bakit kami dito matutulog? Kasi, alas 7 na kami dumating eh. So, medyo, gusto namin kasi makita namin yung pagkakabitan ng awning at saka nung extender namin para, ayan mga kaibigan. Ito yung isang binili namin. Ito naman yung ilaw din yan. Tignan nyo. Magic. Buwa. Buwa. Touchscreen. Touchscreen. Yung screen niya. Buwa. Dalawang tap pag on. Pag babaguhin mo yung ano. Isang tap. Ay. Ulan. Good morning. Good morning, Mac Mac. Good morning, Kurt. Kamusta ang tulog dito sa kotse? Walang tulog. Walang tulog. Paikot-ikot kami. Hello, campers. Inaabot na lang kami ng ulan dito sa campwell. At ito ang puhunan sa aming ilaw. Tapos medyo tumaas na siya dito, ay lumapit na siya dito, diba? Malalim yan, maliligo na ako sa ulan niya. Ito yung bato ko na dito, ayan yung ginawa nila, pinatag nila yung pinaka slope.
siya uli. Nagsisimula pa lang ako makatulog. Uy, nasira na pala to. Hindi nga lang masuswimmingan ni Kurt. Lakas ng agos. Ang ganda ng color ah. Okay, so ito yung isang in-sponsor sa amin ni Don C ng EZCamp. Sponsor, wow, nang-sponsor na sila. So ito yung kerosene lamp or lantern. Whoop, yeah. So, magagamit mo pa rin naman to. Eh, kasi inano mo eh. Gano'n kaya karami? Uy! Ida. Dapat walang lalagpas kasi baka umagamit. Okay, mga fellow campers, gusto lang namin sa inyo i-share ang aming bagong blessing. Ang EZCamp PH ay ni-sponsor ang ilang mga camping gears namin. Tulad nitong kerosene lantern at nitong single stove na napakadaling gamitin. At hindi lang yon, dahil single stove siya, madali siyang itago at bagay na bagay kapag overnight lang ang gagawin mo. At agad din naman nagustuhan ni Mrs. ang paggamit nitong single stove ng Naturehike. Habang niluluto niya itong seafood pesto na napakasarap. Kung kayo po ay magagawi dito sa may south, sa may bandang Kabuyaw, Laguna, pwede kayo dumaan dito para check yung kanilang store. Marami kayong makikita dito, from tent to chairs to utensils, tables, ilaw. At mas mura din ang mga prices nila dito kapag personal kang nagpunta sa kanilang store. Kung nalalayuan naman po kayo sa Kabuyaw, Laguna, pwede naman po kayong umorder sa Lazada or Shopee. Ilalagay ko po sa description box below ang kanilang link ng Lazada at Shopee. Inflatable bed, sleeping pad. Sleeping pad pala. Ano to mga to? Ah, tapos ito mga lutuan, stove. Wow, ayos to ah. Ah, parang hammock. Pero parang hammock slash bed. Galing ah. Naturehike din pala gumawa. Oh, galing. Ah, so yung mga ano, yung mga ina-order sa Lazada, dito rin talaga inaano. Kayo rin pala talaga yung nagpapadala. Okay. Oh. Oh, yan mga lutuan nila. Ito na to. Cool. Yun. Shovel. Oh, tapos yung mga burner. Kompleto sila rito. So yung ano pala, yung mga in-order nyo sa Lazada saka sa Shopee, dito rin mismo sila ang nagpapak. Dito mismo galing yun. Ito, triangular rock. Paano yung triangular? Ah, yun eh. Baka yun nandun. Blackdog. Ano to?
stand hex tray na to. Nakakatawa sa Naturehike, ang dami na nilang mga innovation. Dati wala yung mga ganyan eh. Diba? Diba Mac? Nung nag-start tayo mag-camping, wala naman masyadong gears eh. Wala masyadong... Oo. So nakakatawa. Nakakatawa yung mga... Katulad ng brand ng Naturehike, ang dami na nilang mga innovation sa camping. O katulad nito, hydration pack. Wala naman dati yan. Ay, ito! Ito ba kailangan mo nito, Mac? Black walnut plate. Wood plate. Napanggalamping na rin. Ayan, mga fellow campers. Andito po kami ngayon sa EZCamp sa may Kabuyo, Laguna. Kasama Hello. Natin si Sir Don. Don ba o Donnie? Dan na lang. Dan. Yun, Sir Dan. Okay. Hello. Ayan. So, in-invite kami dito para sa mga product ng Naturehike. Ayan. Sir, why don't you invite them? Yung mga fellow campers natin. Sa mga ano, magka-camping na papuntang south, ayan, taan muna kayo dito. Oo. Dito lang kami sa Kabuyo, Laguna. Eton exit lang. Eton exit niya, malapit lang eh. So, si Sir Dan ng EZCamp. Hello. Ayan. Punta kayo dito, mga fellow campers. Ang daming mga items na unique talaga. Mga ano ng Naturehike usually. Mostly pala. All right. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, Lord, sa blessing. So, balik tayo dito sa Campwell. Pagdating lang hapon, sinubukan namin iligo si Kurt sa ilog. Kaya lang, kailangan mo talaga siyang hawakan na maigi kasi aano rin siya. Tapos maligo ni Kurt sa ilog, eto na siya ngayon. Bago naman dumilim, nag-barbecue kami nila Kuya Jay at na may konting salo-salo. Tenderloin, siyempre. One week na marinate. Paborito siya. Yung mga fellow campers din namin, sabi ko, susubukan niyo. Pag-video-video ko lang. Sa akin, nag-comment. Kasi, mag-curious sila, sabi ko, ang sarap-sarap nito. Tingnan mo si Kurt, tulala. After maligo, tulala. Gusto mo pa rin bang lumangoy, Kurt? Ha? Kurt, you wanna swim? Speak. You wanna speak? Thank you.
Ingat! Galing! Kaibigan, kaso medyo malaking sira dito sa campwell, nasira yung kanilang riprap pati yung hagdan dun, yung bagong gawa nilang hagdan. Ito yung dating hagdan, tapos yun nahukay din yung daan dito, pero ayusin daw nila yan, sabi ni Chef J kagabi. Nakasipin na, ready to go home na. Nakakalungkot pero kailangan mag-work ulit. Tapos itong isang to, reklamador pa rin. Ano naman ang nare-reklamo mo dyan? Ah. Sige, parating mo sa mga kinaukulan. So guys, hello campers. This is Joseph. There's my wife Glenda. And that's our very demanding alaga. Mapaalam po mula dito sa campwell. See you soon on our next video. Peace. Okay, thank you for watching guys. Bago tayo magpaalam, shout out muna kay kasamang Kajo. Ganun din sa mga nakasama namin dito sa Campwell, kay Sir Pau at Ma'am Jen. Ganun din po kila Sir Wilmel Marcelo at sa kanyang golden retriever na si Blake. Excited na rin si Kurt na ma-meet si Blake. Shoutout din sa mga former students ko at sa mga present students ko sa aking tinuturuan dyan sa Fairview. Sa lahat po na nagtsatsagang nanonood sa aming mga videos kahit sobrang corny na, maraming maraming salamat po.